Napakasarap pala pag ganitong luto ng Baguio beans at sayote ang gagawin nyo. Tara, simulan na natin. Dito meron tayong Baguio beans. Hugasan muna natin para maging malinis. At dito ni-remove na natin ang string sa gilid dahil matigas yon. Ayan, malinis na. Hihiwain na natin ang ating Baguio beans. Ayan, paslant ang ating paghiwa at manipis lang. Meron tayo ditong isang sayote. Kukuha lang tayo dito ng mga 1/4 size. Pabalatan natin at hihiwain. Same sa size ng ating Baguio beans. Ayan, nahiwa na natin. Iset aside lang natin ang ating mga gulay. Dito meron tayong mga spices. At isang paketing tokwa. Pinipino lang natin ang ating tokwa. At ayan, pino na. Maghiwa tayo ng mga spices. Meron tayo ditong kamatis. Islice lang natin ang ating kamatis. At saka ang onion, garlic, bell pepper. Dinivide ko ang ating spices into half kasi maglagay tayo sa ating pinino na tokwa. Iset aside muna natin ang natira pang mga spices. Ito na ang ating tokwa. Ilagay na natin ang red onion. Garlic. At saka red bell pepper. Naglagay din tayo ng ground pepper na ginagamitan natin ng salt pepper grinder. Para may kick of spiciness naman. So, nag-add din tayo ng ground pepper at saka paprika. Tansya-tansya lamang mamis ha, pero nasa 1/4 teaspoon na ground pepper ang nilagay natin at saka 1/4 teaspoon of paprika. Maglagay din tayo ng 1 large egg at saka patis. Mga nasa 1 teaspoon of patis ang nilagay natin. Mag-add tayo ng konting salt. At para pang bind, maglagay tayo ng breadcrumbs. Nasa 1/4 to 1/2 cup ang nilagay natin. Gumamit tayo ng 2 to 3 tablespoons of cornstarch. At naglagay din tayo ng mga 1/4 cup of spring onions. Mix together para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. At kapag ma-fully mix na natin ang lahat ng mga ingredients, isa-shape na natin ang ating mixture into bowl. Gagawa tayo ng tokwa bola-bola. I-continue lang natin para ma-shape natin lahat ang ating mixture. Pwede din itong gawing patties mga mami. Sasa sa inyo din yun kung anong shape ang gusto nyo. Pwede pang nuggets or bola-bola. At ito na sa 165 grams, medyo madami-daming bola-bola ang nagawa natin. E-ready na natin ang ating paglulutuan. Sa isang lagayan, naglagay lang tayo ng oil, papainitin natin. E-check natin kung mainit na, maglagay tayo ng salt. At pag pumulo na, that means ready na for frying ang ating oil. Ilagay lang natin ang ating tokwa bola-bola. Pipirituhin natin until sa maging golden brown. Huwag natin i-crowd ang ating pinagpirituhan para madaling maluto ang ating bola-bola. And after a few minutes, ito na, naging golden brown na. Piflip natin at hahanguin natin. At sa ating pinagprituhan, kumuha lang ako ng konting oil. Kinisa ko ang onion. Isunod din natin ang garlic. Kisahin na natin ang bahagya hanggang sa maging transparent ang ating onion. At isunod din natin ang bell pepper at saka ang tomato. Saute until tomato is softened. Ayan, ready na. So ilagay na natin ang ating sayote. At saka ang Baguio beans. Maglagay lang tayo ng konting water. Takpan natin until na maluto ang sayote at Baguio beans. At habang naghihintay tayo na maluto ang sayote at saka Baguio beans, gagawa muna tayo ng slurry mixture. Sa isang bowl, maglagay tayo ng water, soy sauce, at saka brown sugar at cornstarch. Mix together until ma-fully incorporate ang lahat ng mga ingredients. Tansya-tansya lang mga mamisa ang paggawa ng slurry. I-adjust nyo lang ang taste according to your preferences. At ini-add na natin ating slurry mixture at saka ang ating tokwa bula-bula. Hayaan na natin na kumulo ng bahagya until na mag-thicken ng sauce at pwede nang hanguin. Nag-add lang tayo ng konting ground pepper. Palasa ang oyster sauce. Wait lang natin until kumulo ng bahagya ang ating niluluto at mag-thicken ng sauce at pwede na siyang hanguin. Ito na, ready na. Napakasarap ng ating putahe at napaka-healthy. Ito na ang ating chayote and Baguio beans in Chinese style sauce with tokwa bula-bula. Napakasarap. Yan na po mga mamis. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. God bless you all. Stay safe. Let's eat. Bye.